Nagkaaya na naman ang barkada na gumimik. Kaya nang sumapit na ang gabi, umalis na kaagad kami ng mga pinsan ko. Sakay ng puting van, tinungo namin ang pinakamalapit na bar sa may labas ng San Rafael. Hindi kami nagpaalam sa mga magulang namin. Kahit pa ngayon ng gabi ng pagpupulong tungkol sa panibagong problema ng baryo. Aminado naman ako na ako ang sakit ng ulo ng angkan ng mga arkanghel at Merced. Ewan ko ba, hindi ko kasi talaga trip ang gusto nila mangyari sa buhay ko. Gusto ko lang mamuhay na parang isang normal na tao. Yung tao na pwedeng makihilobilo sa kahit sino. Yung pwedeng magsaya, gaya ng mga binatili dyan sa tabi-tabi. Yung pwedeng gumala sa kung saan. Nakakainis nga, kasi sa gabi lang ako nakakalabas ng bahay. Nasusunog kasi ang balat ko sa araw. Iyon ang isa sa itunuturing kong sumpa bilang isang hybrid o yung tinatawag namin na dugong berde. Pagkababa namin ng van, ipumasok na kaagad kami sa loob ng bar. Bungad pa lang ay marami na nagkakagulo at nagsasayawan. Ganitong ganito ang gusto ko. Chill-chill lang. Welcome to Paraiso Bar, mga sir! Sabi ng lalaking sumalubong sa amin. Dinala niya kami sa isang bakanting lugar kung saan may malalambot na sopa at na mesa. Agad kaming umorder sa lalaki at pagkatapos inag-usap-usap habang naghihintay. Lunes na nga pala bukas, ano? Papasok ba kayo? Tanong ni Jean. Ito ay isa sa mga pinsan ko na demonyo. Malakas na makaudyok sa mga bagay-bagay. Sa ibang sabi, sul-sul. Sumandal ako sa sopa at nagdekwatro. Papasok ako. Yari ako kay Papa. Nasilip niya na kasi yung record ko sa school. Sagot ko naman sa kanila. Ako rin. Baka bumagsak na ako kaka-absent ko eh. Sabi ni Jiro, siya ang pinakamatanda sa aming magpipinsan. Ako, absent ako. Attend ako ng seminar ng pamilya natin eh. Sagot naman ang abala sa cellphone na si San, ang bunso namin. Biglang natawa si Jean. Sa aming lahat kasi, si San ang pinakadedicated sa pagiging makabagong aswang. Mas marami siyang alam kaysa sa amin tungkol sa mga kasaysayan ng mga aswang. Siya rin ang nagsisilbi namin diksyonary tuwing kinakamote kami sa ibang bagay. Matalino kasi ito si San. Ganun siguro kapag mahigpit ang mga magulang. Ilang sandali pa, dumating na rin ang order naming alak. Lumaklak kami ng lumaklak. Pero hindi kami gaanong malasing dahil nga kakaibang reaksyon ng katawan namin sa mga alkohol. Ganito kapag isa kang aswang, pwede mong sabihin na mataas ang tolerance mo sa mga alkohol. Sa kalagitnaan ng pagiinom, nagaya si Gina sumayo sa dance floor. Ang sumama lang sa kanya ay si Jiro. Naiwan kami ni San sa spot namin at pinanood lang ang mga nagsasayawan. Hoy, V, anong balak mo sa buhay mo? Ganyan ka na lang? Biglang tanong sa akin ni San pagkatapos yung tumungga ng alak. Napasalubong ang kilay ko. Palagi kasi niyang inoopen ang bagay na yon sa tuwing kami nalang dalawa. Alam niya kasing pagtatawa na lang siya nila Jean at Jiro. Alam mo, kung yan lang din ang pag-uusapan natin, bakit hindi ka nalang mag-breakdance dun sa gitna? Samahan mo sila ron, okay na ako rito. Pangaasar ko sa kanya. Napailing si San. Wala ka bang pakialam saan ka natin? Baka nakakalimutan mo. Bukod kay Ate Esme, ikaw lang ang bukod tanging dugong berde ng Arkanghel. Kayo ang kakaiba. Kaya dapat ay siniseryoso niyo yung mga buhay na meron kayo. Buti pa nga si Ate Esme, nagsimula na mag-training. Pero ikaw, nga pa rin hanggang ngayon. Magsasalita pa sana siya. Pero hindi niya na ituloy ang sasabihin niya nang may lalaki nakatapon ng alak sa ulo niya. Mukhang lasing na ang lalaki dahil pagyawang-yawang na ito. Sa gulat ay napatayo si San at naghanap ka agad nang pwedeng maipamunas. Ayos lang naman sana yun kasi alam naman namin hindi niya sinasadya. Pero ang kinainis ko lang dahil sa halip na mag-sorry, sinabihan niya si San na basang sisiw.
mukhang walang balak umalma si San. Dahil soft boy siya. Alam niyo, parang sad boy. Ganun. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako. Lumapit ako sa lalaki. Masaya ka pa niyan sa ginawa mo? Sarkastikong tanong ko sa matangkad na lalaki. Hanggang balikat niya lang ako. Utoy, hindi ko sinasadya. Natawa lang kasi ako sa mukha niyang sisiw. Sorry na. Okay na ba? Okay na. Tugon ng lalaki sa utal-utal na paraan. May mga lumapit pang lalaki na mukhang kasama nung kausap ko. Nararamdaman ko yung tension base sa mga tingin nila. Si San naman, inawat ako. Kahit wala pa akong ginagawa. Yung dalawa naman sa dance floor, mga walang pakialam. Nakikipagsayawan lang sa mga babaeng kita ang cleavage at matatambok ang puwet. Anong problema, boss? Tanong ng isa pang lalaki na kalbo na medyo malaki ang katawan. Sa palagay ko, mga bodyguard yung lasing yun. Pero wala akong pakialam. Eto kasing si Utoy. Medyo maangas eh. Nagsasorry na nga ako eh. Sabi ng lasing. Anong gusto mong gawin namin, boss? Sumenyas yung lasing sa mga tauhan niya. Ako naman, bumulong ako kay San. Alam niya ang gusto kong sabihin, kaya inaawat niya pa rin ako. Kung gusto nyo, sa labas na lang tayo. Makakasira pa tayo ng mga gamit dito. Sabi ko sa mga lalaki at naglakad na ako palabas. Si San naman, wala nang nagawa. Sumunod siya sa akin nang hindi alam na Jin at Jiro ang nangyayari. Paglabas namin ng bar, nagpunta kami sa parking lot. Marami sila. Nasa anim ang bodyguard ng lasing. Pangpito siya. Samantalang dalawa lang kami ni San. Uy! Gago ka ba? Tumigil ka nga. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Marami yan! Pabulong na sabi ni San sa akin habang pinipigilan ako. Kung ikaw, pumapayag kang nababuli ka, ako hindi. Huwag kang matakot sa mga yan. Tao lang yan. Aswang tayo. Dugong berde ako. Matatag kong sabi sa kanya. Kung ikaw ayaw mo, manood ka na lang. Tinula ko si San padikit doon sa may itim na kotse. Hinarap ko yung mga lalaki na nagpuputukan yung mga manggas ng damit sa laki nga ng mga braso nila. Tumatawa-tawa lang yung boss silang lasing. Lumpuhin nyo na yung makulit na bata na yan. Makulit kang utoy ka. Pagbibigyan kita. Utos ng lasing sa mga bataan niya. Hindi nagtagal, nilusob ako ng anim na lalaki. Siyempre, hindi ako magpapatalo. Ginamit ko ang pagiging dugong berde ko. Sa bilis kong umilag, hindi nila ako magawang tamaan. Puro suntok at tadyak ang humahataw sa akin. Pero ni isa ay hindi dumadampi sa katawan ko. Nang makabelo, ay hinawakan ko yung isang lalaki sa damit at saka parang papel na binilibag ko sa kotseng mamahalin. Tumulog ang kotse, pero hindi kami tumigil. Nang hindi ko mamalayan, ay nasakal ako ng lalaking kalbo. Pero sinakal ko rin siya, at dahil malakas ako, inangat ko siya sa ere. Nagulat ang lahat sa ginawa ko. Lalo pa nang ibalandra ko yung lalaki doon sa may haligi. Napahinto sila na para ba nagdadalawang isip na lumaban. Nakatingin sila sa mga mata ko na parang takot na takot. Pero may natantwa ko. Kulang sila ng isa. Naramdaman ko na lang na may kotse nang paparating at tangkang babanggain ako. Pero dugong perdi ako. Hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Hinintay kong makalapit ang rumaragas ng kotse. Sinalubong ko na suntok yung harapan ng kotse. Sa lakas ng impact, nabasag ang mga salamin. Pagtingin ko kay San, nasa likod ko na siya. Hinhila ako. Doon lang ako natauhan. Napagtanto ko na may nagawa pala ako na hindi ko agad namalayan.
Hindi ko na naman nakontrol ang sarili ko. Kahit pa alam ko ang nangyayari sa akin. Gulat ng mga lalaki, pati ang boss sila. Nasa aktong tatakbo na ang mga yun nang dumating si Jiro at Jean. Walang aalis! Sigaw ni Jiro. Walang ano-ano ay nasa harapan na nila si Jiro at Jean. Kinausap nila ang mga lalaki. Paraan nila yun para alisin sa alaala ng mga yun ang nangyari sa pamamagitan siyempre ng hipnotismo. Malaking problema to. Sira ulo ko talaga. Inisasabi sa akin ni San. Pagkatapos may hipnotismo ng dalawa ang mga lalaki, nagpa siya kaming umalis sa lugar na yun. Sumaki na kaagad kami ng van at baka may makakita pa sa ginawa ko. Habang nasa biyahe, balisa ako. Habang nakatingin sa kamay kong puro galos, hindi na naman ako makapaniwala na may ganun akong lakas. Hindi naman yun ang unang beses na nagamit ko ang kalakasan ko. Pero nakakapanibago pa rin dahil sa aming apat, parang ako lang ang nakakagawa noon. KJ niya naman, ang sarap-sarap ng sayaw namin. Tapos malalaman namin sa loob, nakikipagsuntukan ka na. Kainis naman, sabi ni Jean habang nagmamaneho. Easy ka lang. Kahit ako, hindi papayag na binubuli itong si baby sa natin eh. Pagbibiro ni Jiro na kinainis naman ni San. Pasensya na kayo. Hindi ko na naman nakontrol ang sarili ko. Sabi ko sa kanila, wala na magagawa yung pasensya mo kapag nakaabot kay Tito Paulito ang ginawa mo. Mayayari tayo pare-pareho. Sabat ni San habang nakatingin sa labas ng bintana. Biglang tumahimik ang buong atmosfera ng buong sasakyan. Kinabahan kami sa sinabi ni San. Batid kong magagalit si Papa kapag nalaman niyang kinagamit ko ang lakas ko sa gulo. Baka tuluyan na akong iban at hindi palabasin ang bahay. Habang iniisip ko ang manangyari, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, ay nakita ko ang screen name. Bruhildang pangit. Pinitay ko ang tawag dahil si Selena yun, yung babaeng leader namin sa thesis na lagi akong kinukulit na mag-participate. Siya yung babae na tinutokso sa akin nila Jean. Ewan ko, ayoko nun, mukhang tanga. Heist. Bago kami makapasok ng San Rafael, sumaludo pa sa amin ang mga bantay sa malaking gate. Nagkaroon na kasi ng mga malalaking gate na lagusan mula na mangyari yung labanan sa pagitan ni Lolo Romy at Lolo Rogar. At makalipas din ng halos dalawang dekada ay naging moderno na ang San Rafael. Dumami na ang mga kabahayan at nagsilakihan na ang mga building. At sa palagi ko, kaunti na lang ay magiging katulad na rin ito ng mga syudad katulad ng Maynila. Pag-uwi namin sa mansyon ng mga Arkanghel, kinabahan kaming apat dahil may nakaabang na sa amin. Nandoon si Tito Devin, Tito John, at si Papa. Tapos ang kinakabahala ko pa noon, nandoon din si Lolo Dennis, na mayor na ngayon ng San Rafael. Lahat sila, seryosong nakatingin sa amin. Nandoon din pala si Ate Esme, na pinipilit lang na huwag tumawa habang nasa gilid. Una nagsalita si Lolo Dennis. Maupo kayong apat! Kakausapin ko kayo! Lalo ka na, Veryo! Sabi sa akin ni Lolo Dennis na siyang kinilamig ng pawis ko. Gusto ko lang naman mamuhay ng parang isang normal na tao.